we call Secretary Galvez to give us the updates of the national vaccination program. By the way, before you start, I forgot to mention one important player kanina. There are actually four superstar here. And I forgot to mention Secretary Anyo. Dapat Galvez, Dizon, pati Duque, pati si ano. Siya ang nagdala ng programa lahat, implementing. And may iba naman sinasabi na maganda daw pagkadala. Congratulating me, sabi ko na huwag niya ako i-congratulate. Congratulate Anyo, Galvez, Duque, and Vince Dizon. Sila yung nagpagod ng gusto. They are the yung mga nagtrabaho government workers na nagtrabaho para sa bayan. So, sir. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, ating pong Executive Secretary Nel de Aldea, kasama po na sa ating mga kabinete. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ngayon po, mag-report po kami, Mahal na Presidente, yung ating tinatawag na updates, sa significant updates sa ating vaccination program. Next slide, please. Nakikita po natin ngayon na, Mr. President, nasurpass na po natin yung ating target in terms of delivery. Sa ngayon po, 158 million doses po ang ating na-receive. Pero Mr. President, ito napakalaking ano po sa atin. 24 million po ang darating po ngayong week. 24 million in one week. At pakikita po mamaya po ano po yung mga deliveries na yun, Mr. President. Ang presidente po yun, kasi normally 7 million ang ating average po per week. Ngayon po, 24 million po, Mr. President. This week, we are about to reach 100 million doses administered with 41 million Filipinos or 53% received the second dose. Ang magandang significant headway po, Mr. President, is yung vaccination ng minors with more than 7 million already received the first dose and 2.1 million already finished the second dose. Ito po, nakita po natin talaga na gustong-gusto na po ng mga kabataan at saka ng kanilang mga magulang na mapakunahan na po ang ating mga minors so that they can start already the face-to-face program para nakita po natin talaga na yung ating mga kabataan gusto na po rin makalabas. So yun po, nakita po namin nung vaccination na pre-vaccination day. Very prominent na more or less 60 to 80% ng mga vaccination site. Karamihan po doon, Mr. President, sa mga kabataan po. And then ang po natin yan, we are very confident, kami po ni Sec. Vince at saka ni Sec. Duque, and also ni Sec. Anyo, confident po kami na 54 million Filipinos will be completing the second dose this year end. And tama po kayo, Mr. President, na malaki pong tulong ng LGU at ng DILG sa implementasyon ng ating mga vaccination. So, si Sec. Anyo po talaga ang isa sa mga nakita natin na nag-orchestrate po ng mga LGU in order for them to be inspired na talaga makuha po natin yung lahat ng ating mga targets. Next slide, please. Next slide, please. Paki-pindot lang po yun, ano? So, ito po yung ano, makikita po natin, 24 million po yung ano, yung darating po ngayon, ngayong week. Ngayon po, darating po yung 2.3 million ngayon ba din. So, bukas po, darating po ang 8.2 million. At sa susunod araw, sa Wednesday, 10 million. At sa susunod pa, meron pa tayong maabot na more or less 3 million. Sir, matutuwa po kami dahil kasi ang COVAX, ang nagbigay po ng marami na J&J kasi nag-request po kami dahil info para makuha po natin ang target crowd po kasi marami po tayong geographically isolated areas. Ay talagang nakikita po natin na talagang kailangan na yung one dose. Mas madali po kasi one dose po yung J&J. So, karamihan po ng mga po natin ng mga isolated areas, ng mga islands, at saka yung malalayo sa Palaingod, sa Davao City, sa mga kanyang frontline areas. Lalo na po yung mga lumad at saka mga islands po natin na parang hindi na po ulit na ma-deploy po ang po natin. So, pakipindot lang po yung
Pakipundod lang po para makita po natin ano. So, pakikita po natin ang darating po na doses for this week is 24,473,800 doses. Yung J&J po ay bigay po ng French government, Spanish government, Dutch government, Austrian government, Swedish government, at saka po ng lahat ng member ng EU through COVAX. So, napapasalamat po tayo sa COVAX dahil napakalaki po ng binigay nila. Ito namang 4.9 Pfizer, ito po yung procured natin na ano po, na tinatawag natin ito yung 18 million na supposed to be na mag-deliver po ngayong December. Ang Moderna, ito po, donation din po ng COVAX, Mr. President. Ito po, maganda po ito dahil kasi yung Moderna, pwede natin gamitin sa pang-boosters at saka pang-minors. Normally po, ginagamit natin ng Moderna pang-boosters, lalo na po sa mga comorbidities. At the same time, ginagamit po natin yan sa ating mga healthcare workers. Mag-donate din po ang China. Nagkaroon po kami ng dinner ng Chinese ambassador. And they will be donating another 2 million. And we are very thankful, Mr. President, na yung Sinovac, at least na-complete na po natin yung deliveries nila na more or less 50 million. And then another, yung AstraZeneca, is being procured by the NGOs and also by the private sector. Meron pong 2.9 million, but partly, meron pong galing sa UK na donated at sa other countries. So ito po, Mr. President, ito po nag-assure na pwede na natin expand ang ating boosters. At the same time, sinasabi niyo po, Mr. President, na kompleto na po yung ating vaccine up to the middle of the year of 2022. So ibig sabihin po, Mr. President, yung ating procurement and other donations, yung incoming president po, wala na po problema sa vaccine dahil kasi yung ating ginagamit na vaccine, yung deliver po ngayon, para po na next year na po yun. Kasi 158 po yun, 108 lang na kailangan natin for this year, para 54 million. Yung ating deliver po natin doon, more or less 78 million. Ito po, ilalaan na po natin to for next year, for the rest of our milestone. Nakikita po nga yan, Mr. President, na planchado na po yung ating procurement and other deployment to 2022 year of administration. Next slide, please. So, kung makikita natin, ito 158, ito na po yung deliver na sa atin. So, more or less, kung ating target is only 54, 108, kaya-kaya na po natin yung bilitan magamit po. So, tama-tama po na talagang meron pang more than 40, and marami pa po tayong darating na 51 million. So, more or less, 200 million po ang darating po ngayong year. So, napakalaki ng ating magiging parang stockpile